message niya. Napasadahan ko lang eh. So, tumagin natin siya sa pangalan G. Okay, sorry. G. Hi, G. Okay, so, let's see. Pahinaan ko lang itong music natin. Alright, G. Sabi dito na G. Okay, ready na kayo? Alright. Masama po bang ma-fall sa chat? Yan ang first question niya. Meron po akong boyfriend but nagstay ako sa kanya kasi sobrang mahal niya ako. At pakiramdam ko, hindi na ako makakahanap ng taong tulad niya. Pero parang may kulang. Nagkaroon ako ng unang boyfriend, tumagal lang ng 1 month. Pero nagsimula kami sa text, pero nagkita naman kami in person. Karalgal nga ako. Then sumunod noon, nagkaroon ako ng boyfriend sa text call for 2 years. So bale, itong text call na boyfriend niya, second boyfriend niya. Okay? So, kailangan natin alamin niya na kasi medyo malilito kayo dito. Alam niyo kung bakit ako naniniwala kahit text ko lang kasi kaibigan ko, kuya noon, na boyfriend ng best friend ko. Nakuha niyo? Okay, anyway. Kaibigan ko, kuya noon, na boyfriend ng best friend ko. Naguluhan din kayo? Ha? Naguguluhan na ako. Okay, anyway, sige, continue. Sa tuwing plano namin magkita, parating silang may dahilan. Okay, so, ang sinasabi niya dito, yung mga lalaki. Nadisgrasya or else namatay yung boyfriend ko. Oh, okay. So, kinukwento niya na parang sinasabi, kasi text nga lang daw at call. So, wala siyang means na para magkita sila in person. Kaya nakaka-receive lang siya ng mga messages. At ang isa sa mga messages, sinasabi na na-disgrasya daw yung boyfriend niya o namatay at pinagbuburula na. Yun. At muling nabuhay naman. Imagine that. Tapos, sinabi may sakit naman at kailangan ng pera. Kaya pinadalhan ko. Tapos. Okay. So, bale, ang nangyari dito, dinadala siya sa kwento. Okay? Imagine, pinagbuburulan na, nabuhay pa, tapos nagkasakit ulit, then kailangan ng pera. Okay. Kinabukasan, di ko na makontak. Yun. Sakto. Alam niyo na ang dahilan nun. Nagpadala na siyang pera. The following day, di niya makontak. Pati yung kuya niya, iniwan na rin ang na rin best friend ko. Okay. Okay. Sige, sige, sige. Nakukuha ko ng kwento. Okay. May boyfriend din pala yung best friend niya. Okay. Parang kuya nung lalaki. Okay. So, at marami akong nasayang na luha. Kaming dalawa ng kaibigan ko. So, pareha silang dalawa ay na bilog yung ulo. Dahil sa chat at sa text. Text. Okay. Napakadali ko noong mapatawad pero noong nawala na siya ng tuluyan, sinumpa ko na sila. Nako. Parang pelikula lang, ano? Okay. Di pa rin ako makamove doon sa lalaking naging boyfriend ko for 2 years na pinirahan lang ako. Okay, sige. Continue. Tapos, may nanligaw sa akin, classmate ko, at sinagot ko naman, pero 1 month lang kami. Happy face. Kasama ko siya, ko kasi yung siyang uminom kasama ng friends namin. Okay, makinig kayo ha. So, yung lalaki na sinagot niya, na classmate niya, na sinagot niya at naging 1 month lang yung relationship nila, ay kasama niya, uminom kasama ng mga friends nila. Napapabayaan ko na rin ang pag-aaral ko noon. Sad face.
Tapos nakipag-break na rin ako sa kanya kasi di ko talaga siya mahal. Okay, tama naman yung ginawa mo. Huwag mo nang paasahin pa ang isang taong hindi mo naman mahal. Next. After that, pinagkalat niya na may nangyari sa amin. Yun lang. Pambihira. Okay, lalaking immature ang mga ganyan. So, nagpakatatag ako. Di naman kasi totoo. At napatawad ko na yon bago kami gumraduate. Nagsorry naman eh. Kung si Lord kayang magpatawad, ako pa kaya? Happy face. Tapos ayan, binaling ko na naman sa pagchat-chat ang sarili ko. Then, nakipag-beat ako sa guy na nakilala ko lang sa chat. Kasamang friend ko at pinsan ko, doon kami sa resto bar. Okay naman, mga nangyari, nagkakilala na. Then, kinabukasan, nagaya yung kachat ko na magkita kami. So, isimplify ko lang, may nakilala siyang lalaki dahil nakipag-chat na naman siya. Nakimag-meet siya dun sa lalaki at sa isang resto bar. But the following day, niyaya siya nung kachat niya na magkita silang dalawa. Sabi ng lalaki, inom raw kami. Tapos sinama ko kaibigan ko. So, hindi sila nag-iisa. I mean, tatlo sila, kumbaga. Isang kaibigan niya at yung lalaki. Para sa akin kasi, alak, solusyon ko sa paglimot, kaya lagi akong umiinom kung sino mag-iya. Tapos, eto na. Sinundo kami at dinala kami sa bahay niya. Mukhang alam kong patutunguhan ito, ha? Wait lang. Napakaliit kasi ng ano, ng mga text. Okay. Palakihin ko nga. Ayon. So, niya siya mag-inom. At sabi niya kasi, para makalimot siya, alak ang solusyon sa paglimot. Okay. Kaya kung kahit kung sino man daw mag-iya, ay pinagbibigyan niya. Tapos, eto na. Sinundo kami at dinala kami sa bahay niya. Kala ko kung saan iinom. Sa kwarto pala niya. Hay, hay. Mukhang parang horror na to, ha. So, tatlo kaming umiinom. Okay. Tatlo kaming umiinom daw. Natatawa ko. Wait lang. Ngayon ko lang ito nabasa eh. Ay, naka. Kwentong pang malala na kaya. Okay. Wait lang. Bigyan niya ako ng time. Sige, continue tayo. Nakakatawa naman to. Okay, so ito na. Excuse me. So tatlo kami uminom. Tapos ako na unang nakatulog. Nako. Ay, mamanong dibdib ko sa'yo. Yung kaibigan ko na lang na girl at siya ang, at yung lalaki ang umiinom. So nakatulog siya. Okay. Sige, continue. Then, nagising ako sa di ko malaman na may sumasakit na pala sa akin. Aray ko. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba. Ang sabi ko sa puso ko. Ikaw lang talaga. Ito na. Pambira. Diyos. Then, nagising ako. So, di ko malaman na may sumasakit na pala sa akin. Parang ayaw kong basahin. Ano ba to? Ano ba itong pinagbabasa ko ngayon? Dapat pala, binasa ko muna ito lahat. Okay, sige na nga.
Meron ba dito yung ano, yung ting 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 ting. Ang susunod na programa ay may temang hindi angkop sa mga batang manonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Okay, sunod na. Play ulit. Ay. O, sige na. Lahat naman kayo dito mga matanda na, no? Lahat naman kayo may kinalaman sa kamunduhan ng mga tao. Then, nagising ako na di ko malaman na may sumasakit na pala sa akin. Ito ang, ayokong basahin. At tinutusok ako. Aray ko, day. Wala naman sinabi na may dalang kutsilyo yung lalaki. Ba't ka tinutusok? Sige na nga. Tinutusok ako at yung higaan. Ay, ano ba itong pinagbabas ako? Serex ba ito? Ne, totoo ba itong kinukwento mo sa akin? Sige na nga. Tinutusok ako at yung higaan puro dugo. Aw, naman. Naging murder na to. Soko na to eh. Hindi na to hugot radio. Parang panggas abelgas na to eh. Susunod. Ito po si Gas Abelgas. Kayo nanonood sa soko. Puro dugo. Sobrang iyak ko. Alep ko. Patay tayo dyan. Patay tayo sa MTRCB nito. Baka mawalan tayo ng hugot radio page nito ni. Malitong message na nabasa ko. Ah. Dapat pala binasa ko muna. Akala ko, ano? Akala ko, ang ganda lang, ano? O, sige na nga. Ito, mukhang maganda-ganda na itong susunod. Hindi na masyadong, ano, ang gira. O, sige. Sobrang iyak ko. Pero, yung kaibigan ko, di man lang ako tinulungan. Tinignan lang ako sa ginagawa ng lalaking yon. Sumasakit ang dibdib ko sa iyo eh. Ilang taong ka na ba? Wait lang ah. Parang gusto kong kumatay ng tao. Ilang taong ka na? G? Aray ko. O sige, next. Buti, yung kaibigan daw niya, di man lang siya tinulungan. Tinignan lang ako sa ginagawa ng lalaking yon. Buti, napigilan ko siya sa ginagawa niya. Wait lang. Nagising siya. May naramdaman siya. Okay, napigilan niya yung ginagawa sa kanya. Nasugatan ka. Dumungo eh. Okay, sige, continue. Nakakalungkot. Asan ba si ano, Charo Santos dito? Sa'yo na lang to. Dapat pala sa MMK mo to pinadala. Para nagawa natin na, ano, baka ginawang ka pa ng pelikula. Ah, sige, wait lang. Gawa natin ng ano. Kung nanonood kayo ng MMK, di ba sa last part yung title? Sige nga, pagandahan tayo ng title. Isang word lang ha. Ano ang title ng kwentong to? Sige. Para naman magkaroon tayo ng ano, ng magandang ano, positive feeling ha. Ang bigat. Okay, wait lang. So ito na. Buti na lang napigilan niya yung ginagawa ng lalaki. Pero di ko rin masisi kasi ako naman nagaya sa kanya sa nasamahan ako. Okay. Okay, pero yung mga plano ko pala or
mga plano ko para sa magiging asawa ko lahat naglaho. Yeah, that's true. Okay, anyway, so move. Kaya pagpasok ko sa school, ako'y tulala. Then, my classmate akong nagtanong sa akin na, virgin ka ba? Sabi ko sa isip ko, halata pala. Happy face. Happy face ka pa dyan. Happy face pa siya. Pambihirang bata to. Pero sumunod na araw, di ko alam kung bakit, pero nakipagkita pa rin ako doon noong tinext niya ako at meron na namang nangyari for the second blood. What? Second blood? Eh, pambihira ka. Ano, sumakit ang ulo ko sa iyo. G, anong nangyari? Kung anak kita, eh, pambihira. Baka nasa hospital na ako. Ang sakit pala, ano? Ang sakit pala maging tatay. Kung anak nyo to, anong mararamdaman nyo? Hindi ko feel. Ano sabi mo? Wait lang ah. Ba naman? Sabi niya dito, pero sumunod na araw, di ko alam kung bakit, pero nakipagkita pa rin ako doon noong tinext niya ako at meron naman nangyari for the for second blood. Kama. Third blood. Oh, so ganoon pala yun. Hindi ko maintindihan kung ma-feel ko, kung matatawa ako, maiinis ako, magagalit ako. Okay. Sorry ah. Ang hirap pala, no? Parang iniisip ko pa sa'yo kung anak ko to. Parang ang hirap malaman pala ng isang ama na ganyan ang ginawa sa anak mo. Tapos ganyan naman ulit ang gagawin. Parang gusto kong tumaga ng ulo. Dalawang ulo. Kakainis ah. Okay, sige. So, ang ibig sabihin niya dito, nangyari na nung una, nangyari pang pangalawa, nangyari pang pangatlo. At may sinabi pa siya dito sa last part. Ganun pala yon, nakaka-addict. Addict ka talaga. Ang bihira. Tapos happy face ka pa. Aray ko, dai. Sino ba sa inyo hindi masaktan nito? Okay, sige. Move. Move na tayo. Sige na nga. Wait lang, pahinaan ko lang itong music. Sumagat talaga yung ulo ko ha. Walang biro to. John Lloyd, asan ka na? John Lloyd. Okay, sige. At hinahanap-hanap ko na rin siya. Ay, pang biro. Basahin ko pa ba? Hinahanap-hanap kita, ha-ha-ha, sa biksiyo, kahit maghapon. Naaalala ko tuloy yung kanta ko. Gustong-gusto ko nung high school eh. Adik sa'yo. Ay nako, ito pa. At hinahanap-hanap ko na rin siya. Hinahanap-hanap kita. Ito na. At tinanong niya ako kung... Ay, ayoko na. Ayoko na talaga. Masyado ng SPG. G, anong nangyari? Ba't ganito?
Sige, palitan ko na lang yung word. Tinanong daw siya ng lalaki. Ay, nako. Kainis. Tinanong daw siya ng lalaki kung itutuloy daw. Okay, sige na nga. Ayaw kong basahin yung word eh. Ang pangit. Baka sumabog. Okay, good. Alam niyo na yun. Sige. Itinanong niya ako kung blank niya raw sa loob. Oh, naman. Bira. Ano pinagbabasa ko ngayon? Sige na nga. Para magkaanak na siya. Pero ayoko kasi nag-aaral pa ako. Kaya doon ko naisip na iwanan na siya at huwag nang i-text o magpakita. Okay. At last, natapos din. Next paragraph. Okay. May ilang araw noon merong tumawag sa akin. Okay. Sige. Ayusin ko na to, ha? Mga ilang araw noon, merong tumawag sa akin, di ko naman kilala, pero nalaman ko, kaibigan pala ng kakilala ko. Tapos sabi niya, pwede raw siya manligaw, taga Maynila raw siya. Nakita raw niya picture ko at maganda raw ako. Sige nga, pwedeng i-double check ko muna yan, ang pinagsasabi mo, ha? Joke lang. Wait lang, hanapin ko yung pangalan mo, ha? Sana okay lang sa'yo. Wait lang. Copy. Then, paste your name sa search. Magkaintindihan tayo ng totoo, ng todo-todo. Para hindi tayo puro lang basa, ha? Okay. Sige. Ito yung pang... Uy. Okay. Wait lang. Okay. Okay. No doubt. No, sige. Sige, sige. Sige, 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 sige. Okay. Maganda nga siya. Okay, maganda ka. I know. Galing, 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 galing. Okay, buti naman at nahanap kita at at least alam ko ang picture mo, kumbaga. Para mas mabigyan kita ng magandang ano dyan, advice. So, ito na. Tapos, sabi niya, pwede raw siya manligaw, taga Maynila siya. Nakakatuwa naman siyang kausap mga ilang araw noon naging kami. Agad-agad! Okay, tap. Kahit chat at tawag lang. Okay. Sige. Total naman malayo kaya hinayaan ko na lang. Go with the flow. Inamin ko rin na hindi na ako virgin pero ayon tinanggap pa rin ako. Sabi niya, di raw yan basihan ng pagmamahal. Naks naman. Talaga lang, ah. Sige, alam ko mga salitang ganyan. Okay, magkwento pa sana ako ng mga ex ko pero ayaw niya. Kasi raw ang mahalaga ang ngayon at kalimutan na ang nakaraan. Wow naman. Ang gwapo naman. Okay, palagi kaming magkausap pero di niya alam meron akong isang Facebook na puro at marami akong kachat. Ganun? So itong Facebook na nakikita ko ngayon, hindi lang ito ang Facebook mo. Wow. Okay. Sige. Continue. So marami sa akong kachat. Pero nalaman din niya at pinatawad niya ako. Basta tigilan ko na lang daw yun. So I stopped. Mga ilang buwan rin nakaraan, kumagal-gal ang boss ko sa'yo, nakita ko yung lalaking nakauna sa akin. Ito na naman. Andito na naman tayo. Painom nga ng tubig. Kala ko ba wala na kayo noon? Asa na yon? Okay. Ito na naman nga talaga.
Ay. Eto na. So nagkita sila nung lalaking nakauna sa kanya. Next sentence. Namiss ko siya sobra at nagsama na naman kami. Mga ilang araw noon, sabi niya sa akin na nakabuntis raw siya. Oh, sabi ko sa iyo eh. Mga lalaking ganyan. Mamaya na nga lang. Sige, continue. Mamaya na ako bibirada ng ano sa iyo. Ay. Ano siya? Sige, go. Sabi nung lalaki, nagkita ulit sila. Yung nakauna sa kanya. Nakabuntis raw yung lalaki. Pero nagsama sila ng ilang araw. Ay. At muling gumuho ang mundo ko. Isipin itong panahon na hindi maguguho ang mundo mo. Dati ng guho nga, di ba? Nagbibuild ka na. Guho talaga yan. Pinaguho mo na naman ulit. Ako nalulungkot sa'yo eh. Okay. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw mo kasi. May pambihirang lalaki to. Gusto ko talagang pumutol ng ulo ngayon ah. Eh kaya daw nang buntis yung lalaki ng iba kasi ayaw naman daw nitong babaeng ito. Yun ang sabi ng lalaki. Sabi naman ng lalaki, sabi niya, ayaw mo kasi. Di ba tinanong kita dati? Sabi niya, pwede pa rin naman raw kaming magkita pero tumanggi na ako. Okay. Sinabi ko sa kanya na ayokong makasira ng family. Okay. Sige, maganda yung ginawa mo. At isang kabiguan na naman ang aking buhay. Doon ko na lang naalala yung boyfriend ko na laging nandito para sa akin. Sabi ko, siya na lang kaya. Buti pa siya. Lagi niya akong iniintindi. Kaya pinili ko siya. At pagka-graduate ko, pumunta na ako sa Maynila. At nagtrabaho at isang taon na rin kaming magka-chat. At mga ilang araw noon, nagkita kami or nakita na kami. Yung lalaki, yung boyfriend niya. At yun ang una naming pagkikita. Wait lang. Baka meron naman dito ang SPG ha. Wait lang, nagpapasiguro lang ako. Eh, nagkikita na naman kayo eh. Kung ano naman mga kwento dito, wait lang. Sige. Sige, good. At mga ilang araw noon, nagkita na kami at yun ang una naming pagkikita. Ilang buwan na rin nakalipas at nagdesisyon akong magsama na lang kami. Wow naman. So, ikaw pa talaga nag-decide. Okay, nakilala ko na buong pamilya niya. Pero habang tumagal or tumatagal, ala, ito na. Pero habang tumatagal pala, nakikilala mo na rin ang isang tao. Pero di naman siya nananakit. Mainitin lang ang ulo. May mga habits siya na hindi kami magkasundo. Iba yung gusto niya sa gusto ko. Palasagot sa magulang. Di marunong ng gawaing bahay. Di marunong mag-ayos at magluto. Mahirap utusan. Siguro natapos mo na ginagawa mo, tsaka palang gagalaw. Batugan. Ay, nako. Kung pwede nga ikaw na lang gumawa. Alam mo? Eto na naman. G, ganito ba talaga ang kwento mo? For the whole, ano? Wait lang ah. Ang i-ano ko muna. I-filter out ko. Okay. So, di ba sabi niya, yung lalaki ay napakabatugan, kumbaga. Hindi mautusan, hindi marunong mag-gumawa sa bahay.
at palasagot sa magulang. Alam niyo po, pag nag-sex kami, di ko maiwasang maalala yung nakauna sa akin. Eto na naman. Andyan ka na naman. Tinutukso-tukso ang aking puso. Ay, sige. Makakailang bundong hinangaba ko sa'yo. Eto na. Eto na. Ay, nako. Ang dami pala nito. Tapos puro ano. O, sige na, eto na. So sabi niya, kapag ginagawa nila yung bagay na yon, hindi niya maiwasang maalala yung nakauna sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero di ako ma-enjoy ng sobra. Pero I enjoyed it when we are drunk. Okay, kasi nilagyan mo ng likido yung katawan mo, kaya ganun. Alam nyo, kahit nagsasama na kami, I can't help myself na hindi makipag-chat sa iba. Ganun ako kasama siguro. Sad face. O di ko lang talaga siya mahal. Crying face. Nahuli naman niya ako at pinatawad niya naman niya ako ulit. Makailang beses ko na rin akong nakipag-break pero ayaw niya. Grabe yung iyak at sabi niya masisira raw buhay niya kasi raw umayos lang buhay niya nang tumating ako. Ang hirap, naawa ako sa kanya. But I stayed. Kasi, baka kasi, wala na akong mahanap na katulad niya. Pero bakit? Bakit? Kasi lagi ko siyang niloloko. Alam nyo, naisip ko lang, kailangan kaya ako or kailan kaya ako magiging malaya? Siguro sarap sa pakiramdam ng walang boyfriend. Ngayon mo lang yan naisip. Okay. 4 years na rin kami sa wakas na iraos din. Wow. 4 years, ha? 4 years na yun ang nararamdaman mo sa isang tao. Wow. Okay. Pero umuwi na ako sa province. Bala ko na dito na for good. Siyempre matagal bago pumayag siya, yung lalaki, yung boyfriend niya. Pero sinunod naman niya ako sa mga gusto niya o sa mga gusto ko. Kaya plano ko magbago na ako. Wow. Okay, at siya na lang talaga para sa akin. Period. Next word. But. B-U-T dot dot dot. Nako, mukha naman iba naman patutunguhan natin ito. Nag-but ka pa, 3 dots pa. Parang nakakatakot basahin ng susunod ah. Wait lang. Sige. Nitong August 1, nitong 1 buwan lang. Sige. May isang guy na laging nagla-like na mga post ko. Eto na naman tayo. Bagong lalaki. Oh, sige. August 1, may bagong lalaking laging nagla-like sa post niya. Pero matagal ko nang nakikita ang post niya. So, bale, friend mo na siya. Puro pagkain, medyo nakakatakam. Kaya in-stalk ko at nilalike ko mga post niya at nag-comment pa ako. Sabi niya, nakakagutom naman ang mga post mo. Bigla siya nag-message. Sabi niya sa akin, thank you sa like. Tapos nalaman ko na matagal na pala siya nag-message sa akin pero seen ko lang. Naks naman. So, ibig talagang sabihin, marami siyang kachat kasi hindi niya nahalata na nag-message na pala to before. At sinin lang niya. Wow, believe na ako sa'yo, G. Okay. Sabi niya, crush niya ako last year pa. Pero di ko siya pinapansin. Tapos doon, nagkwento na siya ng buhay niya at kung anong tao ba siya. Bakit? Anong klaseng tao siya? 3 ba yung mata niya? Happy face. Anong klaseng tao daw? Okay, sige. Araw-araw hanggang matulugan na lang, lagi kaming nagchat-chat.
at funny siya. Wow. So mukhang may in love ang isang tao dito. Funny daw. Sige. Tapos, yung gusto ko sa isang lalaki nasa kanya na. Pero di siya gwapo. Kaya lang, yung talent niya ay wow. Ano ba yung talent niya? Pakishare mo naman. Sige, next. Then, umabot na ako sa puntong ititigil ko na kasi parang may mali o may mali na at di na pwede at grabe iya ko. Diyan habang nagchat ako na tama na. Tama na to na parang pinipilit ang puso ko. Pero pinigilan niya ako. Na-fall na kasi ako sa kanya. At sabi niya, siya rin daw at nagsisihan pa kami. Pero sabi ko, di na ako pwede kasi may boyfriend na ako. Sabi niya, willing siyang maging pangalawa. Ay, pambihira. Would you be my number two? Mga sinasalitay ng mga gago. Ha? Mga ganyan. Gusto maging number two? Sino mang matinong lalaking gusto maging number two? Eh, di isang gago. Maniwala ka dyan. Nang mamaya na ako mag, ano, mamaya na ako mag, bubuelo. Marami akong gustong sabihin. Hanggang ngayon, magka-chat pa rin kami. Wow naman. Oh, by the way, yung mga kaka-join lang, panoorin yung replay para makuha niyo yung kumpletong kwento ha. Maganda to. Sige. So hanggang ngayon, magka-chat pa rin kami kahit minsan may tampuhan. So, eto, pause muna ko ha. Ay, clarify ko lang, itong lalaking ito, nakilala niya nung umuwi na siya ng province. Nakachat niya at crush din siya ng lalaking to na laging nagla-like-like sa post niya at in-stalk na rin niya kasi nakikita niya yung mga post na masasarap daw yung pagkain. So nagkaroon sila ng pagkukwentuhan at nagkahulugan ng loob. Okay? Pero sabi nga niya, gusto niyang putulin dahil may boyfriend na siya. Pero sabi ng lalaki, willing naman siyang maging pangalawa. Alam na alam ko yan. Alam na alam ko yan. Pasensya na. Hindi ka makakalusot sa mga ganyan sa akin. Okay, sige. Ginawa ko na rin kasi yan. At hindi ako ano dyan. Hindi ako proud sa ginagawa, sa ginawa ko niyan. Noon, hindi ko naiisip na masama yon. Nag-enjoy ako noon. Kaya itong mga salitang lalaking to, maniwala ka. Isang malaking kalokohan yan. Okay, hanggang ngayon, magka-chat pa rin kami kahit minsan may tampuhan. Okay, pero nagpaplano na siya na nakasama ako o na makasama ako at paging asawa ako. ganun lang kadali, ha? Alam, sige na, mamaya na. Medyo mahaba, pero maganda ang kwento niya. Pero madalang na lang siyang mag-chat. Di kagaya ng dati na parang friends lang kami nagtatawanan. Then I asked him, parang nagbago ka na. Di na kasi kagaya ng dati, nagbibiroan kami. Ngayon, ang serious na niya masyado. Sabi niya, ang hirap kasi ng ganito. Ganito lang tayo, chat lang. Mas maganda sa personal. Alam ko yan. Alam ko yan, guy. Kung bakit gusto mo ng personal. Okay, sige. Sabi ko, kung gusto mo ako, bakit di ka nag-I love you? Wow. Sabi ng babae. Tapos he said, sabi ng lalaki, ayoko na lang i-take for granted ang word na yan. Nox naman. Pagwapo effect na naman talaga tayo dyan. Ah, sige. Kaya nga, naisip ko nang tigilan siya at huwag siyang i-chat. Wow. Sige, go. Tapos biglang nag-chat, sabi niya, may sasabihin raw siya. Siyempre, na-curious ako. Kaya, tinanong ko, ano? Ano? Pa-cute.
Ay, ako bira. Ginagawa ko na lang ng ano, ng kasiyahan kasi ang bigat itong message niya eh. Sige. Tapos sinabi niya, I love you. Tapos yung tibok ng dibdib ko, grabe. At luha ko di ko mapigilan. Alam mo yung pakiramdam na nanalo ka sa loto unexpectedly? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Naks naman, na-in love na. Na-in love na ang baby. Ah, sige. Sige, one time. Eto na, next. One time, tinanong ko siya, bakit di ka nag-chat? Sabi niya, nag-reply naman ako kung mag-chat ka. Ganito talaga ugali ko, kaya nga wala akong girlfriend. Okay. Alam mo kasi, kung di kita gusto, di ako mag-reply sa'yo, sabi ng lalaki. At busy akong tao, lalo na sa business ko. Max naman, biglang naging busy yung lalaki. Marami kasi akong inaasikaso ngayon. Kung di lang raw siya busy, puntahan niya ako. Okay. Sabi ng babae, sakit noon. Wala siyang oras sa akin. Siya na nga lang laman ng lagi ng isip ko. Cry, cry, cry. 3 emoticons. Minsan, paranoid din ako. At biglang mag-send yan ng picture kung saan siya o kinagawa niya. Tulungan niyo naman po ako kasi di ko talaga alam sa kanilang dalawa ang pipiliin ko. Ano bang klaseng babae na ba ako? Bakit ganoon ako sa mga lalaki? Sino ba sa kanila? Yung una na mahal ako? O yung pangalawang mahal ko? Paano ba malalaman kung nagsisinungaling siya? Mahal ba niya ako? Yan ang mensahe na pinadala ng isang tagapanood natin na si G. Hindi tunay na pangalan. At bibigyan natin siya ng advice. Kung meron kayong gustong i-share dito sa message, i-type niyo lang sa comment. Babasahin natin yan. At para naman mapakinggan niya, kasi ipapadala ko sa kanya itong video na to at mapapanood niya to. Okay? And G, pasensya na ha. Kung medyo nag-cringe-cringe ako kanina, medyo hindi ako... Nagulat ako sa ano mo eh. Sa message mo. Pero bilang lalaki kasi na mature feeling, yung feeling na gusto mo nang magkaroon ng pamilya, gusto mo magkaroon ng sariling anak. Tapos syempre pag ganyan na ang feeling mo, tapos makita mo na ganyan ang nangyayari sa isang batang babae. Eh, paano babae yung anak ko? Parang ang sakit. Ang sakit talaga. Hindi ko, ano, kaya no doubt, hindi mo masisisi ang isang tatay kung talagang makapatay dahil sa may ginawang mali sa kanyang anak. Kaya yun ang nakaka-feel doon. So yun, going back, G na lang ang tawag ko sa'yo. Magbibikol na sana ako eh. G, ganito. Tinitingnan ko yung profile mo. No doubt, you are beautiful. You are attractive. You're sexy. You're good looking. Cute. Ano pa mga masasabi ko sa iyo? Ito bilang kung ako ang lalaking manonood sa iyo ha. Nakikita ko sa dito sa mga profile mo, pictures mo, talagang maraming lalaking mahuhumaling sa'yo. And in fact, sa totoo, viewers, meron siyang 8,500 followers. Wow! As in, wow! Grabe! Ako'y nagulat. Ngayon ko lang nakita. Di ba? So, talagang madami talagang humahanga sa'yo. Ngayon, G, ganito. Nakita ko dito, bata ka pa eh. Siguro, wala ka pang
wala ka pa na, wala ka mang 25. Sabi ko nga sa 23 ganun. Bata pa, oh. Kita naman sa mukha. Kita sa katawan, sa kutis mo. Pwede kang mag-artista. No doubt. Pwede kang maging modelo. Oh, nagbo-model ka lang nga pala, oh. Ganda. Beautiful. Ano ka? Very ano ka? Photogenic. Kahit anong klaseng damit ang idamit sa'yo, maganda ka, oh. And meron ako nakikitang picture mo dito na napaka-innocent mo. Ito ang maganda sa akin, para sa akin. Ito ang, para sa akin, ang mas bumagay sa'yo. Yung buhok mo ay simple. Tapos, parang yung bang na-rebound, no? Rebounded. Kasi maganda yung buhok niya, curly. So yun, ikaw ba to? Bakit ikaw to eh? Ikaw nga to. Double check ko lang ha. Tinan ko yung mata mo. Tapos yung ilong mo. Ikaw nga. So yun, very ano ka dito. Maamo yung mukha mo dito. The rest, pang modelo. Talagang maganda kang mag-ano sa camera, mag-project sa camera. Dala ng damit mo. So, bakit ko to sinasabi sa'yo? Gusto kong malaman mo na maganda ka. Gusto kong malaman mo na na-appreciate ka. Gusto kong malaman mo na hindi mo dapat hanapin sa iba. Ha? Ang worth mo, ang halaga mo, may halaga ka eh. And hindi mo kailangan ipakita. Ipakita ang anyo mo na makapagbibigay ng masamang impression sa iyo. Kasi bilang isang lalaki, kagaya ko, na dating hanap ay mga ganito. Kung titingnan ko itong mga pictures mo, alam ko na na masamang pakinggan, masama man, o it might hurt you, or baka ma-offend kita. Bilang, sabi ko nga, bilang isang lalaki na dating ganyan, na yan ang hanap, alam na alam ko by just staring at your pictures, kung anong mga pinopost mo, malakas ang paniniwala ko na sasagutin mo ang message ko. Na kapag pinag-igihan ko ang pakikipagkaibigan ko sa'yo, ay makukuha ko ang gusto ko. Lalo pa siguro kung nung panahon na bata-bata pa ako, nung panahon talagang kasagsaga ng kalokohan ko, para sa akin, huwag kang magalit sa akin, ha? Masasabi ko na kayang-kaya kong, basta yun na lang. So, bakit ko ulit sinasabi to? Kasi, G, sa mga babae ha, lalo na in general, huwag kayo masyadong magpakita ng kutis. Walang masama na magdamit ng maganda, magdamit ng napabagay sa iyo. Pero yung sa tama naman, tamang lugar, tamang platform. Alam mo to sa Facebook kasi marami talaga ng ganyan eh. Maraming mga pervert dito. Ano pang ibig sabihin ng pervert sa Tagalog? Hindi ko alam eh. Gusta. Mga taong hindi naman actually, ang pervert kasi sa Tagalog maraming ano. Pero para sa akin, yung word na sabihin na lang natin gano'n. So kapag nakikita
ng kagaya ng ganyan yung lalaki, profile picture pa lang, talagang babantayan ka na yan. Then, nag-reflect yan sa'yo na titignan niya, itong babaeng to. Tingin pa lang ng lalaki, sukat ka na. Hindi ka pa nakikilala, hindi ka pa na kakausap, na-judge ka na, na ganito ka. Okay? So, alagaan mo yan. Kasi, lahat tayo, ano tayo eh? Meron tayong image na dapat alagaan. Ang image natin, ginaya yan sa image ng creator natin, si God. Kailangan mong alagaan yan. Hindi mo kailangan mahulog sa immorality dahil sa paggamit ng isang bagay na yan ang katawan natin, yung itsura natin, yung pagdadamit natin, nakakapagbigay tayo ng masamang sa ibang tao, nag-iisip ng ibang tao na masama sa'yo. Ikaw naman ay nahuhulog sa mga ganyang bagay, kagaya nga ng kwento mo. So, ang tanong mo dito, bakit ka ganyan? Sa nakikita ko dito, sa first part mo kasi, para naghahanap ka agad. Bata ka pa nun eh. Di pa kayo graduate, di ba? Naghahanap ka agad ng boyfriend. So, hinahanap mo sa iba talaga yung attention na hindi naman talaga dapat. Okay? Kaya nga, lahat tayo, yung mga karamihan sa atin, nahuhulog tayo sa maling relasyon kasi bago kasi tayo pumasok sa relationship, kailangan muna nating makita yung worth natin, yung halaga natin, na kahit wala akong girlfriend, wala akong boyfriend, okay lang. Kung may dumating, that's good. Pero kailangan mo pa rin, bantayan ang puso mo. Kasi nga, yung pinost ko, kung maalala mo, kung makita mo yung post ko, sabi ko sa post ko, kailangan mong i-guard ang puso mo. Diba? Kasi ang puso natin, kapag hindi mo binantayan ang puso mo, sabi dito, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Sabi yan sa Proverbs 4:23. Kapag hindi mo binantayan ang puso mo, kung anong ma-feel niyan, doon ka dadalhin yan. Okay? So, hindi kadalasan ang puso ay mali. Kaya nga sabi sa Bible, kailangan mo bantayan yan. Kasi alam ni God na prone tayo sa pagkakamali kapag sinunod natin ang puso natin. Okay? Kaya very clear dito ha. Nasa Bible to. Proverbs 4:23. Guard your heart. Kapag hindi natin gawin yan, asahan mo lahat ng desisyon natin sa buhay, lalo sa pag-relationship, mali yan. Mali yan. And kapag hindi mo nilift up kay God ang mga desisyon mo sa buhay, magkakamali ka talaga. Mamimislead ka. Mawawala ka sa tamang daanan mo. So, kailangan mo laging ipagdasal. Okay? Kaya nga, importante na meron kang personal relationship, okay, kay Jesus Christ. The way. He's the way eh. So, personal relationship para i-guide ka lagi ng dapat mong gawin. Okay? Kasi kung wala yan at wala ka naman na mention dito, so yan ang gusto kong i-suggest. Umpisa ka sa pagmamahal mo sa gumawa sa'yo. Alright? Diyan ka mag-umpisa. Kapag nangyari yan at nagawa mo na yan, mabubuo ka, malalaman mo ang tunay mong kabuuan, yung worth mo. Makikita mo kasi, ma-feel mo at ipapadama yan sa'yo. Ang hingiin mo lang sa prayer mo na, Lord, ba't ganito na feel ko? Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng tamang pag-iisip. I-guide mo ako, ilayo mo ako sa mga ganitong mga bagay. Although na-feel mo siya. Kasi ang katawan natin, very prone yan eh. For the spirit is willing, but the body is weak. Ang body natin ay very weak. Kaya kailangan talaga natin ng tulong ng Holy Spirit.
Kung wala yan, lagi tayong magkakamali sa buhay natin. Okay? So, yun. Sexual immorality. May nabasa akong message dito na regarding ang katawan kasi natin, the reason why it's not good to engage sa premarital sex. Ang ibig sabihin ng premarital sex, meaning you're having sex sex before marriage. That's premarital sex. So it's not allowed. I mean, it's not good lalo na. Aside from hindi allowed, it will not be good para sa atin. Kasi according sa Bible, ang katawan natin ay it's the body of the Holy Spirit. Okay? Temple of the Holy Spirit. Right term dyan. So, kailangan mo yung alagaan yan. Kung di mo yung alagaan yan, mahuhulog ka talaga sa immorality. Okay? And kapag kasi nakipag-engage ka na sa ganyan, na sexual acts, di ka pa namang kasal, hindi mo na may enjoy ang gift ni God. Sex is a gift. Okay? And kapag ini-enjoy mo na yan na hindi pa kayo kasal, pag dumating sa panahon na kinasal ka na, hindi mo na yan may enjoy. Alam mo kung bakit? Kasi meron na sinasabing soul ties. Kung gusto mo mas maintindihan ng soul ties, hanapin mo yung video ko sa YouTube na bakit mahirap mag-move on / soul ties. So, paikiliin ko na lang. Soul ties kasi tayo, kapag tayo nagkapag-engage physically, sexually sa isang tao, umiiwan, nag-iiwan tayo ng parte natin sa taong yon. Okay? At yung taong yon nag-iiwan din sa atin. Okay? Meron ng ties. Kaya nga pinagbabawal ang sex outside marriage. Kasi ang tie na yan, dapat lang yan sa mag-asawa. Kasi pag maganda ang sexual life ng mag-asawa, masaya ang mag-asawa. Okay? So, bakit bawal sa hindi mag-asawa? Kasi nga, ma-attach ka na dun sa taong yun. Ngayon, kung multiple partners, ilang tao na yung na-attach mo? Okay? Ilang tao na yung naka-attach sa'yo? Ang hirap mag-move on dahil dyan. Pero, walang imposible kay God. Alright? Walang imposible. Mahirap para sa atin. Alam mo yan. Kasi sabi mo nga dito sa message mo, bakit hindi mo makalimutan yung nakauna sa'yo? Ito naman. Di ba? May point pa dito, may moment pa dito na parang muntik pa na naman ulit kayong mag-chat kayo nung nakauna sa'yo. Pero nakapag-decide ka na tigilan na siya. Pero deep inside, I know. Ikaw makakapagsabi, hindi mo makakalimutan yung experience na yon, yung mga moments na ginawa nyo nung lalaking nakauna sa'yo. Okay? Nandiyan pa yan sa memory mo. Hindi yan makakalimutan. Ngayon, eto na. Paano mo makamove on? Di ba? So, paano ka makamove on dyan sa mga past na ganito kasi? Sabi mo nga, gusto mo na talagang makawala. At pero, meron ka pa dito struggling ka pa dito kasi sino ba sa kanila? Yung una na mahal ako o yung pangalawang mahal ako? Gusto mong sagutin ko yan? Ang sagot ko dyan, lahat sila bitawan mo. Kasi lahat sila hindi makakabuti sa'yo. Maniwala ka kasi lahat itong mga lalaking to, characteristics ng mga lalaking na nandito, naging ako yan. Okay? Naging ako yan. So, wag na. Bitawan mo silang pareho. Instead, ang gawin mo, concentrate your personal relationship muna kay God. Unahin mo yan. It will be hard for you to start. I know, kasi hindi mo naman nakasanayan. But sabi ko nga, walang imposible. You start with a prayer. Just pray. Isa puso mo na, Lord, hindi ko kaya. Lord, naisip ko pa yung nangyari sa amin. Nafe-feel ko pa, gusto ko pang ulit-ulitin. Yun. Sexual desire. Ang makakakat lang naman yan, si God.
Ha? Pagdasal mo, i-let go mong feeling mo, ask Him to help you. Mangyayari yan. Then, huwag ka na mag-engage pa dyan. Stop na. Okay? Darating ang panahon na may totoong lalaki na makikita ang worth mo. Hindi mo na kailangan ipangalandakan ang itsura mo sa Facebook. No doubt, maganda ka ha. Wala akong sinabing hindi ka maganda. Maganda ka. Pero ang point ko dito, kapag ikaw ay naging totoong in love na sa isang tao at iyong lalaki ay totoong talagang mahal ka, kahit ikaw ay balot na balot, walang pakialam yan. Kahit ikaw ay hindi naligo, mahal ka pa rin yan. Hindi mo kailangan i-impress ang taong totoo kang mahal. Tanggap ka. Hindi mo kailangan magpakita ng pusod at magpakita ng cleavage para lang ma-attract mo ang isang totoong lalaki. Itong tatandaan mo, ladies lalo na, ang pagbibingwit, ang paghahanap ng isda, kung gusto mo makahanap ng magandang klaseng isda, gamitin mo ang magandang klaseng bingwit or pain sa bingwit. Gets nyo? So, pag maganda yung pain dun sa bingwit mo, maganda ang makukuha mong isda. Ganon din yan sa paghahanap ng kapareha. Kapag ikaw ay laging ganyan ang ginagawa mo, papakita ka ng mga ganito, maganda, maganda ka. You're very attractive. Yun nga, kaso ang ma-attract mong lalaki dito, yung hanap ay sex. Kasi pinapakita mo na you are a sex symbol. I'm sorry, but yan ang nakikita ko. Di mo na kailangan gawin yan. Okay? Di mo na kailangan gawin yan. Kasi wala lang duda eh. Maganda ka na eh. Di mo na kailangan pang mag-over the top. Diba? Okay na yun. Mas maganda nga yung ano, maganda ka na, pero simple ka pa. Diba? And ito, oh. Okay lang. Kung nagmo-model-model ka, that's ano, acceptable. Pero kung hindi naman model na sa bahay ka lang, tapos ganito ang ipopost mo, iba. Iba yung ma-attract mong lalaki. At wala. Wala dun yung lalaking the best para sa'yo. Yung 8,500 na followers mo, I'm sure, hindi yan. Hindi ikaw, hindi yung totoong worth mo ang nakikita nila, kundi ang katawan mo ang nakikita nila. At alam mo na ang habol nila. Okay? So, yun nga, mag-umpisa ka sa sarili mo, umpisaan mo magdasal na ibigay sa'yo ni God, ipaintindi sa'yo ang totoo mong halaga bilang ikaw. Okay? Maganda ka. Love ka. May totoong nagmamahal sa'yo. Sige, God. May mga tao na bibiguin ka, sasaktan ka, iiwan ka. Pero si God, never kang iiwan. Basta i-offer mo lang yung life mo sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Start ka dyan, maniwala ka. Kasi marami na akong kakilala na dumaan din sa halos kaparehas na sitwasyon mo. Pero nung inaccept nila si God, si Christ sa buhay nila, sobrang nagbago. Kahit nga mga, may mga kwento pa ngang celebrity stories na mga dating bold star, tapos yung mga sa foreign naman, mga dating mga porn stars, gumagawa ng mga ganun. Pero nung nakilala nila si Christ sa buhay nila, talagang bago yung buhay nila. Biglang tino, biglang ganda. Then, kilala nga akong local celebrity. Ayoko ng pangalanan kasi kilalang kilala to. In the 90s, ano siya, dati siyang, nung bata-bata pa siya, nasa isa siyang TV program na puro bata. It's 4 p.m. na! See? Alam niyo yun, mga 90s, isa siya doon. Then, nagdalaga siya. Ang cute niya. Mayroon siyang kapatid din ng babae. Maganda rin. Ang apelido niya ay pangmayaman.
So, nagdalaga siya, then nagka-boyfriend siya, na-fall siya, no? Nagkaroon siya ng boyfriend na mukhang hindi yata matino. Na yun, parang na-hurt siya. Then dumating sa point na parang nagkaroon siya ng mga offers na sexy film, sexy movies. Then hanggat tuloy-tuloy na yun, sumikat siya doon. Maganda yung karir niya. Kaso yung movie niya talagang malalaswa. But alam mo nangyari sa kanya? Nung nakilala niya si Christ sa buhay niya, ayun, alam mo ba ang ginawa, ang nangyari sa kanya? Aside from binago talaga siya, totally, nawala siya dun sa scene na pagiging bastos. Tsaka yung tingin ng tao sa kanya noon talagang very pangit, sex symbol. Tapos nung nawala siya dun sa showbiz, naglumayo siya, nalaman ko na lang, dahil sa mga kwento-kwento at sa mga nababasa ko, ang naging Christian siya. Ang ganda ng nangyari sa buhay niya. Alam mo pa ang pinakamaganda? Naasawa siya ng isang anak ng pastor. Okay? At alam ko, pastor na nga rin yung anak na yon, yung asawa niya ngayon. Nakita sa Facebook, ayoko nang sabihin yung pangalan kasi sikat na sikat to, kasi ayoko naman siyang ilagay sa spotlight. Pero bahala niya kayo kung nalalaman niyo ang kwento ko. So ngayon, pastor ang asawa niya, ang ganda ng family niya. Napakaano, as in, hindi mo na makita yung past niya sa katayuan niya ngayon. Hindi mo na makita yung kumbaga yung dumi na nakikita mo natin noon sa kanya. Hindi na, ang ganda na, lalo siyang gumanda. Di ba? So yun ang point ko sa'yo, G. Huwag kang matakot na bitawan ng lahat ng mga bagay na yan na nakakapagbigat sa'yo. Okay? Kasi alam mo itong mga lalaki na kilala mo, gusto ko lang naman yan gamitin. Itong pinakalas na to, sabi niya sa'yo, biglang nagbago siya. Parang nagbago ka, sabi mo dito. Sabi niya, di na kasi kagaya ng dati, nagbibiro ang kami. Tapos sabi ng lalaki sa'yo, ayoko lang kasi i-take for granted ang word na yan. So, hindi sa'yo makaapag I love you. Tapos, pero gusto niya, before that, gusto niyang makipagkita sa'yo. Di ba? Alam mo, gusto niya makipagkita sa'yo kasi gusto niya may mangyari sa inyo. Maniwala ka sa akin. But then, nung time na dumating dito na hindi mo siya na, hindi kayo nagkaroon ng time na magkita, bigla siya nagbago. Di ba? So, nawalan siya ng pag-asa. So, ibig sabihin nun, hindi ka naman mahal nun. Kasi ang isang tao na totoong mahal ka, hindi yan magbabago sa'yo. Okay? Hindi yan magbabago. Talagang, seryoso yan, pakasalang ka niyan, hanggat sa dulo, hanggat sa may hininga kayo, hindi yan magbabago. Yan ang totoong pagmamahal. Wala pa dun sa mga lalaking kinento mo, wala pa dun nakikita ko ang lalaking talagang the best sa'yo. And I'm sure, maniwala ka, may lalaking darating talaga sa'yo. Yung the best. Na hindi ka titignan kung ano nangyari sa'yo in the past, kahit sabihin mo pa yan. Okay? Hindi na niya yun pakikalaman. Tsaka, papatunayan niya talaga sa'yo na talagang ikaw ay special. Siya, ikaw talaga ang gusto niya at mahal na mahal niya. Kasi, alam mo bakit? Papatunayan niya, paano? Hindi sex ang habol niya sa'yo dapat. In the first place, boyfriend-girlfriend pa lang kayo. Sex na kagad. Kapag ganyan ang lalaki, hindi yan totoo. Kapag katawan ka agad ang habol ng lalaki sa isang babae, wala na yan. Ayun, tignan mo. Marami akong kakilala na pinagbigyan niya yung lalaki, tapos mag-boyfriend-girlfriend sila. Tapos nung nakuha ng lalaki, nakuha ng ilang beses, tapos nag-away-away sila. Tapos biglang nalaman na lang ng babae, meron ng ibang babae yung lalaki. Iniwan na siya. Alam mong dahilan ng lalaki? Wala na. Ano pa? Diba? Nakuha na niya yung gusto niya. Kaya yun, ang hirap, masakit sa babae mag-move on kasi naibigay niya lahat. Pero kung hindi na ibigay lahat, ang dali lang mag-move on. Diba? Kasi isipin mo, okay lang kung di kami nagkatuluyan, wala naman nangyari sa amin. Hindi naman ako napaano, no? Wala naman, buo pa rin ako, may pagmamalaki pa rin ako. Ganun yun. Kaya talagang iiwasan natin, iwasan nyo lalo ng mga babae, ang mga ganyan. Kaya, so ang lalaki kapag nagliligawan pa lang, tapos ang mga salita niya, kahit sa text man lang o sa chat, ay may mga kadustaan na, kalandian. Huwag ka na dyan. Sex lang ang habol yan sa'yo. Maniwala ka. Sinasabi ko yan kasi ginagawa ko yan dati.
kapag na pag napansin ko ang isang babae na sabi ko game to, madali to, kayang-kaya ko to. Tapos na-befriend ko na, tapos dumating sa punto nagka-ano ng loob. Then dumarating sa punto na napapahapiyawan ko yan ng ano, ng medyo green na joke or green na message, tapos patulan. Pag pumato lang babae sa message na green joke na yan, alam ko na. Alam ko na that time. Kaya sinasabi ko sa iyo, huwag ka na. Nakikita ko sa kanila ang sarili ko dyan. Okay? Huwag na. Stop na yan. Ang sayang yung ganda mo, ha? Sayang sobra. Bata ka pa. Marami pang mangyayari sa iyo. Marami pa kang, ka pang makilala na mas matitino. Okay? Wala naman masama magpaligaw. Okay? Pero ang masama dyan, yung magpapaligaw ko, lahat mo sila sasagutin sabay-sabay or pasunod-sunod na hindi mo binibigyan ng sarili mo para makapag-isip ng matino. And I pray na magkaroon ka talaga ng sapat na ano, ng courage na baguhin yan. I know gusto mo magbago. At yun nga, pinaka-solution dyan sa sinabi ko. First, pray. Then ask God to help you. Then let go of the things na nakakabigat sa'yo at yung mga bagay na nakapag-lead sa'yo sa kasalanan, sa immorality. Let go mo na yan. Ilayo mo na yan sarili mo. Instead, ano mo yung sarili mo. Every day, ha? Do it as a habit. Parang every day when you wake up, you pray, before you go to bed, you pray. Kasi ang temptation sa atin, talagang nandiyan yan all the time. Kahit kasi Jesus Christ, nung nandito pa siya, tinempt talaga siya. Okay? Siya pa, pero di siya na-tempt. Kaya yun, huwag tayong magpa-tempt. Kaya lang tayo kasi, we are very weak. Hindi natin kaya na mag-isa. Kaya kailangan natin ng tulong. So, dasal ang solusyon sa lahat ng problema natin sa buhay. Lalo na sa problema natin sa relationship. Kaya yung mga nanonood ngayon, kung may problema kayo sa asawa nyo, pagdasal yung asawa nyo, makikita nyo, magbabago yan, magugulat ka na lang. Okay? Then, don't stop loving your husband, okay, or your wife kung lalaki ka nanonood. Kahit na hindi ka pinapaginagawa ng maganda ng asawa mo o kapareha mo, huwag kang maghinto na mahalin siya kasi lalo kung mag-asawa na kayo, nangako ka, namamahalin mo siya. So, don't stop. Kasi kapag nag-stop ka, namahalin mo siya, nagkasala ka na rin. But if God sees you na ikaw ay hindi talaga humihinto sa pagmamahal mo sa asawa mo, kahit na yung asawa mo ay pinagluloko ka na, sinasaktan ka, si God ay gagawa ng paraan para baguhin niya talaga yung taong yan. And He will change that yung heart ng taong yon, yung asawa mo. Then, yung asawa mo naman, ma-realize niya, anong nangyari dito sa asawa ko? Niluloko ko na lagi. Tapos nasasaktan ko pa. Mahal pa rin ako. Pinagluluto pa rin ako. Diba? Pinagsisilbihan pa rin ako. Ano ba nangyayari dito? Ano bang meron ito? Makakurious siya sa'yo hanggat sa malaman niya na ikaw pala ay may personal relationship kay God. At siya mismo ay mahuhulog na rin. So, mapapago talaga siya. Kaya, yun nga, sabi ko, panoorin nyo, lalo na, yung War Room na movie. Ayun. Type nyo lang mamaya, pag natapos tong live natin at malapit na, type nyo lang sa YouTube, ayun, dito lang sa Facebook. War Room, WARROOM. Then, ang bida dyan, black. May matandang black woman. Then, bida doon, black woman din. So, maganda yun. Panoorin nyo. Ha? So, yun. Yun lang muna. Medyo mahaba yung message natin. Eh, mahaba kasi yung letter na pinadala. Sana naman, G, may natutunan ka. Kung halimbawa nahihirapan ka, then of course, nag-pray ka na. Maghanap ka ng group, small group na makakapag-guide sa'yo. Kung may church ka, na pwede mag-guide sa'yo, na mature, na makapagbigay sa'yo ng advice lagi, dun ka. Sama-sama ka. Huwag kang magpagsama sa mga barkadang ang hanap ay inuman kasi lagi kang mahuhulog sa temptation yan. Kasi nangyari na yan sa'yo, di ba? Iwasan mo na yan. Kasi alam mo na ang weakness mo, yun na nang dapat ang iwasan mo.
Huwag mo nang ulitin yon kasi para sa sarili mo rin naman yan. Okie-dokie. Hugs, ladies and gentlemen. Thank you so much sa pag-stay dito sa Facebook Live ng Kugot Radio. Sana okay naman kayo. Kumusta? Basahin ko muna yung mga messages nyo pala. Alam kong meron kayong mga messages dito. Wait lang. Play ko muna to, then inom muna ako ng tubig, ha? Wait. Daming messages pala dito. Sige, basahin ko. Kasi I know may mga gustong mag-share dito ng kanilang saloobin. Okay. Eto, dami. Si Rose 10 pala, taga Camarines Norte. Bicol din to. DJ, batch 97 din siya. Wow. Okay, taga Bukol naman si Nian Riatok. Ritaok. Tama ba? Sorry ha, Nian. Medyo maliit kasi. Natutuwa lang ako sa iyo, DJ Ron. Zita Flores, sobrang napaka-natural mo. Malumanay kang magsalita at parang ang lalim talaga ng pinagdaanan mo. At ngayon, na ibahagi mo, and God bless po. Thank you so much, Rita. Yeah. Kailangan kasing ipaintindi natin kasi kakaawa naman kasi ala tayo dumaraan sa mga ganyan, di ba? May mga pinagdaanan tayo, may mga masamang bagay na nangyari sa atin, nagawa natin. So, kapag natuto tayo, gusto nating i-share naman sa iba para ma-save na sila sa posibleng masamang mangyari pa sa kanila, di ba? Totoo maganda talaga boses mo. Kaya ang lamig, ang sarap pakinggan, nakaka-inlove. Thank you, Katrina, baby ko. Thank you so much. Maraming salamat. Let's thank God for that kasi kung hindi niya ako pinagaling, wala ako ngayon. Alam niya ng mga kabatch ko kung ano nangyari sa akin. Muntik na akong mamatay. Kailan ba yun? 5 years ago. So yun. Anong topic mo ngayon, Lodi? Nian, isang babae na nakulog sa tatlong lalaki at nagkaroon ng mga experiences, lalo na dun sa una. So yan ang pinaka-summary ng ano natin. At namang problema siya kung sino ba talaga pipiliin niya. Marifei Buenaflor, DJ Ron, nakaka-addict yung program mo. Since na napanood kita sa YouTube, naku, hanap-hanapin mo yung mga topics na nakakahugot. Thank you, DJ. Thanks, Marifei Buenaflor. At sa mga nag-stick ngayong gabi, maraming salamat. I know medyo mahaba tayo, pero I know marami tayong napapasaya. Kaya natutuwa ako, nag-enjoy ako talaga sa ginagawa ko. So, na-appreciate ko yung mga lagi nandito at yung mga nag-share ng Facebook Live at yung mga dumadaan sa YouTube para manood ng replay. Funny, correct ka dyan. DJ Ron, kapwerte runggon kan boses ni DJ. DJ. Ayun, nagbibikol na ako lugod. Okay, Janet Pascanon, thank you so much. Rian, sabi ko na nga ba, may napagdaanan ka din. Yeah, totoo yan. Mary Grace Cortez, God bless DJ Ron. Sige, lagi kong search ang hugot lines mo. Sana masagot mo, PM ko sa'yo. Mary Grace, hanapin ko kasi sabi ko nga, ang dami talaga oh. Hanapin ko yan mamaya. Okay, sige. And sa susunod, malay mo, isa ka sa mababasa. Ay, pero wag na, nabasa. May tatago ko yung mga identity ng mga nandito eh. So, thank you so much. Wala yung mukha namin, Lodi. Oo nga, wala yung mukha nyo. Bakit kaya? So, anyway, basahin ko na lang yung mga messages nyo, ha? DJ Ron, sabi ni Clever Yue, God is using you to heal our broken hearts. Ay, broken heart lang pala nila.
Hindi ako kasali. Uy, good for you. Clever you eh. Yan. Kasi mahirap talaga magkaroon ng broken heart. At lalo kung hindi mo alam kung paano mo siya i-heal or i-mend. Mahirap talaga. May mga tao na ang tagal ng panahon, taon na ang lumipas pero hindi pa siya makamove on. Pero sa mga gusto mag-move on, meron akong video na gusto kong, kung if this is your first time na makita itong Hugot Radio, sa YouTube channel, meron akong video about moving on, dalawa yon. Yung una, yung mabilis na paraan ng pag-move on, at bakit mahirap mag-move on. Ayun, hanapin niyo yon, ha? Nakikita ko naman po, DJ Ron. Oh, nakikita naman ng iba. Okay, ba't kaya ganon? Wala po talaga ang picture. Hindi po kagaya ng dati. Ang iba nakakapanood, ang iba hindi. Bakit kaya? Baka depende sa ano, sa version ng Android. Hi, DJ Ron. According to Theri, may natuwa bigla at kinilig ng malaman na single ka. Ganun ba? Wow naman. At na-inlove na yata sa boys mo. Hahaha. Mamaya daw, after work, message kanya. Next naman. Thank you so much. Ayan. Hi to you, whoever you are. And to Nian, Lodi, type ko din voice mo. Wow. Maraming salamat po sa mga nag-appreciate. Ayan. At ako yung nagpapasalamat sa nagbigay sa akin yan. Kasi hindi ko naman talaga expected na magkumanyan yan eh. Nung bata pa ako, ang voice ko, wala talaga. Parang hindi ko... Siguro talagang binigay ng ngalan din siguro dahil nung bata pa ako, like siguro mga first year high school yata kami noon, mahilig talaga akong kami, yung friends ko, na manood ng, ay makinig sa radyo. Tapos sabi ko, gusto ko maging DJ. Paano kaya maging DJ? So, lagi kami na nanonood, nakikinig, hindi nanonood, nakikinig at tumatawag sa favorite DJ namin. So, nakukuha ko yung ano na yan, especially pang gabi kasi ang gusto ko. Yung pang bedroom voice. Then siguro na-acquire ko na lang, kakarinig. So, ano ko na lang. Nagaya siguro, ganun. So, kaya nga, nung naging DJ ako nung 2002 hanggang 5, ang binigay talaga sa akin na show ay 9 p.m. to 12 midnight. Wala pang mga ganito noon. More on, ano lang, mga text-text lang, bati-bati, then tugtog. But ngayon, medyo siyempre nag-mature na tayo. Mas marami nang na-experience sa buhay. So, mas marami na akong ma-share. And like before, when I was just 21, di pa ako nga doon nagka-girlfriend. Eh. Pero nagka-girlfriend pala ako nung nasa kalagitnaan ng 21. First girlfriend ko yun. Nawala kasi yung hiya ko. Naging walang hiya na ako nung pumasok ko sa radyo. Kasi hindi pwedeng walang hiya ka kapag nasa industry ka ng entertainment. Lalo sa pag-aartista. Hindi pwedeng pahiya-hiya ka dyan. So, yung sa radyo, lalo na, parang ganun din naman yun. Although di ka nakikita, pero kung mahiyain ka, halata yan sa microphone at sa boses. So, yun, na-practice namin yun. So, pasalamat ako sa mga nangyayari. Kasi kung di yun nangyari sa akin before at nagkaroon ako ng experience sa radio, wala ako ngayon. Wala tayong ganitong segment. At, baka tulog na ako kanina pa kasi hindi ko alam kung paano gawin to. Okay, Marie Faye Buenaflor. Siyempre, DJ Ron, dadami talaga kami. Hahanga sa'yo. Related sa buhay. Confirm. Thanks, Marie Faye. War Room, di ko matapos-tapos. Natutulugan ko. Panoorin mo ulit niyan yung War Room. Maganda yon. And Mary Grace, DJ Ron, I'm waiting for your answer. Wait lang. Natabunan na nga po talaga. Wait lang. Ang hanapin ko kaya. Wait lang ha. Para bigyan natin siya ng ano. Okay lang ba sa inyo, mga ladies? Konti lang naman to. Hanapin ko lang muna yung sa mukha. Sa tingin ko talaga natabunan kasi sobrang dami ng mga nagme-message. At yung mga nagme-message na hindi ko pa nasasagot, pasensya na ha. Hanapin ko yung pangalan mo. Bakit wala? Saan ka nag-message po? Sa personal. Wala naman. Wala oh. Tinipe na yung pangalan mo. Ba't wala? Pwedeng mag-message ka ulit. Baka biglang tumaas sa
Wala talaga oh. Sinerch ko siya. Wala po. Pasensya na. Complete name niya. Yung name mismo ngayon ha. O wala. Wala siya. So mag-message ka ulit kahit isa. Baka ma-activate yung message na yon. Let's see. To my good friend, Jeffrey, almost 4 years na paparoon. Miss ko na kayo. Oo nga, Jeff. So, ang tagal na nun. O, see? 4 years. Nakapag-asawa na rin to si kumparing Jeff. So, yun. Mga kaibigan ko, kasakasama ko noon. High school kami. Lahat halos naman may mga asawa. Ilan pa sa amin? Sa amin ang wala pang asawa. Meron pa naman. Hindi pa dumarating. Okay, so, or wala nang plano. Ganun yun. Maria Ray, hello DJ. And Marie Faye, nababasa ko DJ Ron ang mga comments. Oh, nababasa naman iba yung comments. So, depende nga talaga siguro sa, I think sa version ng Android mo. What if i-update niyo yung Android niyo? Punta kayo ng settings, punta kayo ng about phone, hanapin niyo yung update. Mamaya na, pag natapos to. Para next time, makikita niyo yung mga messages. Ronald on Hugot Radio ang lumalabas. Oh, oo nga din. Yun ang nakikita ko. So, super late naman ako. YouTube na lang mamaya for replay. May, hindi pa ito ma-play natin sa YouTube. So, after itong Facebook Live, inano naman niya. When I press the end broadcast, automatically, pinopost, repost naman ni Facebook agad-agad. So, makikita mo yung replay. Okay, to Donna, DJ, wala naman po kayo na share. Mga nag-comment lang po nakikita ko. Ronaldo pala, sabi ni Nian. be a good boy. Haha, lucky girl for you. From Nian. Riza Garcia, cute. Sinong cute, Riza? Thank you. And si Annalive. Si Lord ang need mo, girl, not lalaki. Ayan, sabi ni Nian. Sabi naman ni Annalive, boom, hugot. Sumabog yung hugot. No? Basta may alak, may balak. Oy, tama ka dyan, Terry. Tumpak ka dyan. Basta may alak, may balak. Tama yan. Kaya kayong mga ladies, lalo na yung mga, alam mo, gusto kong itarget yung mga bata pang mga babae, lalo yung mga high school, yung mga papasok pala ng college, gusto kong mapanood nila itong mga pinagsasabi ko dito para hindi na sila mahulog pa sa malungkot pa sila at masaktan pa sila. Yun nga eh, kasi nakikita ko dito sa analytics, ang mga nanonood talaga, mas marami yung 20 plus to 30 plus, 40 plus at may konti-konting 50 plus. So sabi ko, kailan ko kaya matatarget yung mga siguro di appealing sa kanila itong mga topic na to kasi hindi pa nila parang ayaw pa nilang malaman yung totoo. Ayaw nilang malaman or makarinig ng isang bagay na makapagbawal sa gusto nila. Parang mga ganun. Pero nalulungkot ako kasi sayang. Sana, kaya kung meron kayong mga kilala na mga younger, mga teens na babae lalo na, share nyo naman to mga videos na natin sa Hugot Radio, sa YouTube, na marinig nila. Ah, sayang. Sayang yung mga, yung message kasi dito, hindi naman talaga yung galing talaga sa akin. Personally. I do believe na lahat ng dumadaloy sa isip ko, pinapasabi yan sa atin lahat. Wala akong kakayahan para simple lang naman ako eh. So gusto ko lang, parang yung dumarating, lumalabas sa akin. Pakiramdam ko talaga, pinagdarasal ko naman kasi yan eh. Before I start the show, na Lord na, give me, the best words. I mean, yung word mo, maipadama ko sa mga tao na nanonood. Para naman mas maintindihan nila at makilala kanya. So yun ang prayer ko lagi. Kaya wala ko, hindi ako nagtitiwala sa kakayahan ko. Kung wala siya, hindi ko naman ito kayang gawin eh. Okay? So yun, share nyo ha. Mga kwentong pang marathon. Yeah, si Sayeka Marathon.
And sige, yung mga dito lang, basahin ko na lang. That alam ko naman na kailangan niya na rin magpahinga. Pero sa Kuwait and Riyadh, alam niyo ba, 7:45 pa lang ng gabi. Dito sa Pilipinas, ang oras natin ay alas 12:45 ng umaga. At Tuesday na dito. Okay? Inuman sa kwarto, alam na this, sabi ni Maria Faye. Kaya yun, nainom-inom na yan. Ito pa. Sinabi ko before, wait lang. Pasensya na, kailangan ko uminom talaga. Karalgal eh. So sabi ko nga, ang lalaki, kapag talagang hindi sa'yo seryoso at hindi yan talaga yung totoong tingin sa'yo, lagi niyang dadalhin ka sa isang lugar na private, hindi kanya ipangalandakan sa publiko. Mga lugar na boarding house niya, sa bahay niya, pero hindi kayo nagde-date somewhere public, di ba? Ayaw niyang makita na kasama ka niya. Mga ganun, mga hindi yan totoo sa'yo. At kung talagang laging ano, private ang gusto, talagang tapos lagyan pa ng alak, ay nako, wala na yan. Lalasingin ka yan, alam niya yung kahinaan mo. Pero may kakilala ako na babae. Sabi niya sa akin, parang proud siya na kahit na sobrang inuman daw nila, kapanahonan niya na nasa college siya, hindi daw siya nalalasing. At nilalasing daw talaga siya ng mga kaibigan niyang mga lalaki para testingin kung talagang malasing siya. Pero hindi daw talaga siya nalalasing. Kaya believe sa kanya yung mga kasamahan niya. Well, I don't know if it's true, but according yan sa kanya. But, well, paniwalaan ko na lang yung kwento niya. Para kwento niya yan eh. Natatawa lang ako kasi kwento yun ng ex ko. Okay, so, right. Hindi mo pa natapos ang kwento. Parang alam na agad ang ending parang pelikula sa atin. Rated SPG. Strictong patnubay ng magulang ang kailangan. DJ Ron, cute mo, parang first time mo. First time na PG na po, DJ Ron. Oo nga, kanina pa to, no? Parental guidance na talaga. Haha, bakit may virgin pa dito, Lodi? Aha, yung nene, ala, tawanan sila, oh. Yung mga kanina to. Ayan, sabi ni Sisay, Soko daw. Ano ba yan? Ala. Tawanan na kayo. Sige, punta tayo sa taas. Palitan mo na, DJ Ron, baka maabutan tayo. Tapos nakikinig yung MTRCB, no? Patay. Pinagbawal na yung hugot radio. Pahamak ba? Okay, so wag mo nang ituloy. Buti naman ay nagawa natin ng paraan. Yung word na tusok. Kaya talaga din, ha? Tapos higaan. Tapos tusok, durugo. Ambalay, nako tayo dyan. Pambira. Yung mga words na yan. Ayun, punta ko sa akyat. Sino ba yung mga nagbigay dito ng ano? Batukan natin ang sender. Pag na... Ayoko nang basahin. Okay, natawa ako, DJ. Kaloka. Okay, Terry, kerengking dyan. DJ Ron, walang patunguhan bata sa mundo. Sayang lang yan. Kasi sa maling tao, binigay ang virginity niya. Kawawa lang siya. Tiyak. Pusang gala naman. Okay, so anyway. Well, sabihin natin si Jing, kung nanonood. Oh, it hurts, di ba? Kung mapagsabihan ng ganyan, marinig mo na ganyan, ganyan ang tingin sa'yo. Pero sabi ko nga, walang imposible. Mababago at mababago ka, lalo kung gusto mo talagang magbago. Okay? Tulungan mo sarili mo at tutulungan ka ni God.
Pagdasal mo yan, I'm sure. Sabi ko nga, yung artistang yun, ha? Di ba yung artistang sinasabi ko? Ay, kung pwede ko lang ipakita yung picture. So, baka makasuhan tayo. Sikat yun eh. At maganda talaga. Maganda yung kwento niya. So, may testimony naman yun eh. Makita mo yan sa YouTube. Basta, ayaw ko lang sabihin yung pangalan niya. Crush ko siya sa iyo noon eh, nung medyo kabataan pa kami. Basta ano siya, isa siyang ang TV. Alas 4 na, ang TV na. Okay, hi, nako DJ Ron. Walang kwentang story yan. Sinasabi na walang satisfied sa sarili niya, kaya yan bumalik siya. O sa kanya yung ginagawa niyang katangahan ay ewan ko. Okay, so naku, si ate girl, bigyan ng crown ng medal na yan. Naku, di patingin ng FB please. Ayoko po. At ako'y nangako sa mga letter senders na puprotektahan ko ang kanilang mga identities or ang kanilang identity para naman hindi naman sila mapahiya. Kasi sa totoo, itong pag-send pa lang nila ng message ay malaking lakas ng loob na ginawa nila. I-share sa akin. Yun nga, yung kumapanood niyo yung video ko about bakit mahirap mag-move on, may isang kwento doon about isang babae din na nag-share sa akin ng experience niya. Parang same, parang ganun din. Pero mas medyo nakakalungkot din. And i-discuss ko doon kung bakit mahirap mag-move on. Playful niyan, habol ng boy. Okay. Totoo yan. Sabi ko nga, kapag mga ganyan, sex lang talaga ang habol ng mga lalaki. Eh, nature kasi talaga ng lalaki na ganun. Na laging yan ang hanap. Kasi yung urge ng lalaki, nako, maniwala kayo. Matindi talaga yan. Kaya, iwasan nyo ha. Alagaan nyo. Kung may mga anak na kayo, pangaralan nyo. Yes, amin. God first at all. Sabi ni Nian, pare tayong iniisip pa. Pare tayong, Lodi, wala talagang dapat kasi laro lang yan. Uy, si Francia. Wow. Wafunog, live again. Late evening to you all. Hi to you, Francia. And to si Say, hanapin ko yung mga dito. God bless, Lodi. Share ko lang. Lodi, buhat ng bata pa ako. Since may problema ako, si God lang talaga. Lagi kong kinakausap. That's why I know God is good all the time. Yes, all the time, God is good. Totoo yan. At huwag natin yan kakalimutan. And yes, well, God is good. Ang ganda po ng mga payo nyo. Sabi ni Mary Grace Alegre. Sabi ko nga, Lodi, nakikita ko sa mukha mo, may pinagdaanan ka. Nasakit din. Nalagpasan mo dahil kasi bumalik ka na kay Jesus, Lodi. Yes. Totoo yan. Uwe, di nga. Sabi ni Mary Grace, single ka pa? Hindi halata, no? Kasi yung tanda ko na. Tapos single pa. Hindi, sa totoo. Totoo. Gumagaralgal na ako. Pasensya na. Sa totoo, oo. So, muntik na nga sana na magkaroon ng yung panghabang buhay. Kaso, talagang hindi talaga. Para sa isa't isa. Kaya di na pwedeng ipagpilitan ang isang bagay na hindi naman pwede. Kasi kapag pinagpilitan mo yan, masasaktan ka lang. Kaya hindi ko na ginawa yon. Alam kong masasaktan lang kami parehas, lalo na ako. So, I let go. Alright? May Diyosa, ang galing mo DJ, mag-advise. Marami pa akong matututunan sa iyo. May mga friend din akong nagpapa-advise po sa akin. Yung mga natutunan ko sa iyo na ina-advise ko din sa kanila, may mga asawa po sila pero nahuhumaling pa rin sa iba. May similar po dyan sa sender. Yun, May Diyosa, maraming salamat. At I'm glad na may natutunan ka sa mga videos natin. And natutuwa ako na ginagamit ka, Lord, somehow, na masabihan mo yung mga kaibigan mo yan. Kasi hindi naman yun makakabuti sa kanila sa totoo lang. Lalo silang mahuhulog sa kasamaan. Lalo silang malulungkot sa buhay nila kapag ginagawa nila ang ganyan. Kala lang nila masaya sila. Yeah, masarap. Yeah, maganda ang pakiramdam kapag ginagawa yan. Pero after that, you will feel the guilt. Di ba? So buo kasi voice mo, Lodi, di malamig siya.
din malamig siya. Pero remember, huwag na makipaglaro sa apoy, ha? Oh, nakakapaso yan. Sige, magalit si Papa Jesus. If my girlfriend kaya post mo dito, wala pa. At ayoko muna. Kasi you have to, sabi nga dito, kailangan mong ma-fall in love sa tamang oras, sa tamang panahon, at huwag mo dapat itong ipagpilitan kasi kapag sa tamang panahon mo hinintay ang tamang panahon, hindi ka magsisisi. Kahit ang iba nga dyan, matanda na, saka pala nag-aasawa kasi ang nakita na nila yung right time and right person. Yun. It might take a while, but I'm sure kumbaga, pinapaganda pa yung preparation talaga. Kumbaga, sa pagluluto, mas pinapasarap yung pagluto. Kaya, mas masarap yung serving kapag ganon. Kaya, huwag kang mabahala kung wala ka pang asawa. Ay, kanina nga pala, speaking of pag-asawa, may na kasalubong ako. Bata pa ako. Itong babaeng to ay isa siyang parang nagbabantay sa isang hardware. Bata pa siya noon, siguro siya mga nasa early 20s. Yeah, parang ganun. Tapos ako, elementary, crush na ako. Kasi ang cute-cute ko daw nung bata pa ako. Ang pugi-pugi ko daw, yung sabi niya. Tapos nakakatuwa kasi nakita ko siya kanina. Sabi ko, oh, kumusta ka na? Matanda na siya, 50 plus na. Sabi niya sa akin, uy ka, kumusta ka na rin? Sabi niya, oh, ito nga, sabi niya sa akin. Ito nga, hindi na ako nag-asawa. Matanda na siya. Wala lang nga siyang ipin. Pero masayahing tao. Nakangiti pa siya sa akin. Sabi niya sa akin, ewan ko nga ba? Si mama nga eh, tinatanong ako kung bakit hindi raw ako nag-asawa. Sabi ko sa kanya, okay lang yan. May mga tao talagang hindi talaga darating sa buhay ng pagpapamilya, pag-aasawa. Ang importante ay, yun, masaya ka and meron kang alam mo yung patutunguhan mo when you die. Meron kang relationship kay God kasi ang true love naman kasi ay si God eh. If you have God sa buhay mo, if you have Jesus sa buhay mo, you have true love. And only God can give you true love. Kumbaga. And if God wants you to have someone to give you true love, siyempre bibigay niya sa iyo at tutulungan ka. At babaguhin niya yung taong yon para maging karapat-dapat sa iyo. And paano nga ba magkaroon ng lalaki o kasintahan or someone, kung lalaki ka, mas asawa mong babae, paano ba magkaroon ng kapareha na true love ang ibibigay sa iyo? Number one requirement dyan ay dapat yung lalaki or yung babae na makakapareha mo, meron siyang relationship sa creator na nagbibigay ng true love. Kung wala, wala yan ibibigay sa yung true love. Yan ang tatandaan nyo. Kaya huwag kayong magusto sa isang tao na wala man lang paniniwala sa Diyos. Sakit ng ulo ang ibibigay yan sa iyo. Sakit ng dibdib. Wala. Kaya matutong pumili. Ngayon, kung sabihin mo, paano? Paano kung naasawa ko na? Ano pa? Ano pang gagawin ko? Diba? Sabi nga dito, nakita ko na. Okay. So, naasawa ko na, ano pang gagawin ko? Hiwalayan ko ba? Hindi. Mali. Mali. Sabi ko nga, only God can change a man's heart. So, ipagdasal mo siya. At walang imposible. Marami na ako nakitang ganyan. Dati, palainom yung asawa, babaero, uuwi lasing, tapos ganun, tapos ang ginawa ng babae talagang, yun, naging ano siya, matatag yung ano niya, kapit niya kay God. Yun, nangyari oh, nabago yung lalaki, na-realize yung lalaki, marami na pala akong kasalanan sa misis ko, sabi niya. Tapos yun, nagbago, hindi pa nahuli. At nagkaroon pa sila ng ilang taon magsama kasi yung lalaki ay nagkasakit sa dati yung bisyo. Namatay na rin, but good thing is, bago siya namatay,
naging maganda yung samahan niya ng asawa niya. Nakabawi siya sa asawa niya. At yung asawa niyang babae, nakita yung pagbabago ng asawa niyang lalaki. So, masaya yung ending, di ba? Kahit namatay siya. So, yun. Walang imposible sa... Ang prayer talaga really works. Tandaan niyo yan. Huwag niyo yan na pag walang bahala. Na, kalokohan yung praying yan. Hindi. Totoo yan. Kasi ilang beses ko na yung napatunayan sa sarili ko lang. Okay? Darating ang panahon, ladies and mga viewers ng Hugot Radio, isishare ko sa inyo ang pinakapulot dulo nito kung bakit ako nandito. Okay? For now, basahin ko muna yung mga message. Gandang gabi po. Pabati naman sa pamilya ko sa Pinas, Saison, and Ilarza family. More power. Ganda ng boses. Nax! Thank you, Jocelyn. Tagasan yung mga Saison at yung Ilarza family kasi may kilala akong ganyang family names dito sa amin. At siguro taga rito ka sa Bicol, di kaya? Sabi naman niya, never daw siya nakipag-inuman sa mga boy. Bata pa ako, wala akong parents guidance, kundi si Lord lang ang guide ko sa buhay ko. Promise from God. Very nice, Nian. Totoo yan. Kahit wala na tayong mga magulang, kung sakali man ang iba dyan, talagang wala nang magulang. Kumakapit lang talaga. At binibigyan sila ng blessing lalo ni God. May plano ang Diyos sa buhay natin. Tandaan niya yan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Yung tipong, alam mo kasi, ganito, hindi ibig sabihin na may relationship ka na kay God, ay laging maganda ang buhay mo. May mga times pa rin na darating ang dagok sa buhay mo. Pero ang difference niyan, noong wala ka pang relationship kay God, ngayon, mas nakakaya mo na. Mas kaya mong lampasan ang hamon ng buhay mo. Hindi ka na natatakot, hindi ka na nawawala ng pag-asa, hindi na nanglulumo yung buhay mo. Kasi alam mo, may kinakapitan ka malakas. Unlike before, nung hindi ka pa nakakilala kay God, wala kang relationship kay Jesus Christ. Dahil kang parang, ang iba nga dyan, nagpapakamatay pa. Gusto ko lang upakamatay. Ayoko lang magsing. Mga ganun. Kasi hindi nila alam kung sino talaga dapat nilang kapitan. Kaya ngayon, yun ang pagbago. Kahit may problema, alam mong kaya mo. So, ako, alam nyo lang. Di ba? So, pangiti-ngiti lang tayo, pero meron yan. Pero, kasi alam ko na lilipas din naman yan. Di man kailangan natin mag-worry. Kasi ang worry pagdating sa Bible, kasi sinasabi niya yan na di mo kailangan mag-worry. Paulit-ulit kong sinasabi, siguro narinig nyo na to, na sabi sa Matthew 6 verses 25 to 34, sabi dito, do not worry. Lalo na sa mga magpapamilya, syempre iniisip nyo, ano kaya makain ang pamilya ko? Ano kaya yung mapadala ko? Mga ganyan-ganyan. Sabi dito, do not worry. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, or about your body, diba? What you will wear. Is not life more than food? And body more than clothes? Diba, mas importante yung katawan mo kaysa sa damit? Mas importante yung buhay mo kaysa sa pagkain? Tingnan mo daw, look at the birds of the air. They do not sow and reap. Hindi sila nagtatrabaho, diba? Hindi sila nag-iimbak ng pagkain. Pero tingnan mo, the Heavenly Father feeds them. Ang tanong dito, are you not much more valuable than them? Hindi ka ba mas mahalaga sa kanila? Diba? Tao ka. Mas mahalaga ka kaysa mga ibon at sa mga ibang nilalang niya. Yun nga ay hindi pinapabayaan. Ikaw pa kaya? Diba? Ito pa, sino bang makakadagdag ng buhay niya sa pag-worry? Can anyone of you, by worrying, add a single hour to your life? Hindi. Hindi pa. Alam mo, nag-worry ako ngayon. Worry. Ay, nag-add ng isang oras yung buhay ko. Walang ganun. Okay? So, kailangan mo lang talagang, sinasabi dito, therefore, do not worry about tomorrow. Huwag ka daw magproblema ng bukas. For tomorrow will worry about itself. Bahala na yung bukas magproblema ng sarili niya. Kasi daw, each day has enough trouble of its own. Okay? So, huwag mo nang problemahin yung bukas. Na nauna na si God, ando na siya. Kaya, huwag mo nang isipin yun.
mag-pray ka na at matulog ka na. Then, matutulog ka ng napaka gaan ng pakiramdam, hindi heavy heart. At pagkagising mo, praise God, you're still alive. Pray again. Ask Him to help you. God, help me. Thank you for waking me up. At tulungan mo ako sa maghapon. I-guide mo ako sa gusto mo. Take me to where you want me to be. Dalhin mo ako kung saan mo man ako gusto. Ikaw bahala. Ikaw ang direktor. Ikaw ang magmamaneho. Kapag ginawa mo yan, lagi ang ganyan ang ginagawa mo. And you are always thankful sa nangyayari sa buhay mo. And kahit ano man yan, whether it's good or bad, always give thanks. Kasi may dahilan ang mga bagay na yan kung bakit yan nangyayari sa'yo. Kaya huwag ka mag-worry. Kahit pangit man yan, may dahilan yan. Kaya kagaya ko, maraming pangit na nangyari sa akin. Pero kung hindi nangyari yon, wala ako dito at wala tayo dito. Hindi niyo ako ito makikita. Okay? So yun, sana nabuboost ang, ano nyo, ang pakiramdam nyo sa mga sinasabi ko. Hindi yan galing mismo sa akin, ha? Galing yan sa Bible. Hindi ko yan gawa-gawa. Kaya pangkapitan natin ang mga promises sa Bible. Kasi kapag kinakapitan natin yan, nagbibigay yan sa atin ng lakas at pag-asa. Grace Ruby Alcantara, ang dami kong natutunan sa mga advice niyo po, sir, lalo na sa mga video mo, kaya siguro di ko pa nahanap si right guy. And Grace, thank you so much, but let me tell you something, you don't need to find, you don't need to look for the guy. Let God look for that guy para sa iyo. Okay? Mahala si God maghanap para sa iyo at bibigyan yan sa iyo. Huwag ka maghanap. I-let go mo lang yan. Bahala si Lord sa iyo. At once na dumating yan at ibigay niya sa iyo, hindi ka magsisisi. Yun. And Francia Amori Wafunog, summary mo na po sa sender girl. Bakit naman kasi tatlong lalaki ang buhay niya? Did she decide for only one man? Hindi pa. Hindi siya makadecide eh. I didn't know exactly kung anong whole story. Pero mukhang not good ang story. Okay. Francia, sa mga kaka-join lang, sabi ko nga, itong babaeng to nagkaroon ng tatlo, di ba, lalaki? Yeah, more. And nagkaroon siya ng first experiences ng lalaki na hindi niya makalimutan. Then nagkaroon naman siya ng kakilala na mahal siya. Pero nagkaroon na ulit siya ng kakilala na mahal niya. So nalilito siya yung mahal na mahal siya o yung minamahal niya. Pero sa tingin niya, mahal na mahal siya. Pero ako bilang lalaki, sa tingin ko, hindi siya mahal noon. Okay? Kasi nagbago sa kanya. Sabi ko nga, hindi yan magbabago kung mahal ka niya. Right. Okay, tama yan, Lodi. Tama po, DJ. True, Lalo. DJ, that's right. And Mirna, the best ka talaga, Lodi. And yes, thank you so much. Yung mga nagpadala dito. At nabasa ko na rin sa wakas yung mga messages niyo. Good night, Lodi. Good. God bless you. Keep us strong. Lodi, left. Leave the Lord to guide you. Yeah. Correct. So, ladies, maraming salamat ha. At alam kong nag-enjoy kayo sa show natin. Alam ko naman na nagustuhan niyo naman yung kwento at yung mga advice. At maraming salamat sa pag-share din ng mga thoughts niyo ngayong gabi. Sa susunod ulit, para naman na kung meron kayong gusto yung padala sa akin, why not? Basahin natin yan. Yung mga hindi pa nababasa, I'm sorry ha. At gagawa natin ng paraan yan. Plano ko sa kanina, magbabasa ng messages. Hindi lang isang message. Ito palang message na to ay ang haba, kaya napahaba tayo. Pero okay lang. At it's maganda naman yung love story yung pinadala sa atin ni G. G, thank you so much for sending yung story mo, okay? And yung mga gustong makapakinig lang ng audio, may ginagawa akong platform. Halimbawa, ayaw mong manood ng video kasi may ginagawa ka. Gusto mong mapanood lang yung audio part nitong segments natin. I-upload ko to sa isang platform, anchor.fm, pero wala namang bayad yun. Kapag tapos na, i-share ko sa inyo yung link para pwede nyong i-download na lang yung application sa phone nyo. Then, makapakinig na lang kayo ng mga audio version ng mga segments or videos. So, I think it's time for us to
say goodnight. Sabi ko nga sa pamangkin ko, don't say goodbye, say goodnight because it's not over. Kanta yan. So yeah, it's not over because makikita pa tayo sa susunod at marami pa tayong mga babasahin. Marami pa tayong mga tips. Yung sabi ko nga pala kanina na tip ko na may ginagawa ng lalaki. Di ba? Parang nag-promise ako. Pwede bang pasadahan ko na lang ng madali? Kasi ito talaga yung tips ko dapat. Konti lang naman to para ma-fulfill natin yung promise ko dun kanina. Napahaba lang kasi yung kwentuhan natin kasi mahaba yung message. But yung mga nanonood na sa ibang group at first time nilang mapanood to, I'm sure the reason why nandito sila ay because dun sinabi kong tip na sa dito, hanapin ko nga yung pinost ko. Ito. Pinost ko kanina. Mga bagay na ginagawa ng lalaki, okay, kapag seryoso siya sa isang relasyon. So sige, pasadahan ko na lang ito ng madali. Then, let's end this Facebook Live. Number one, ang gagawin niya, ang isang lalaki na talagang seryoso sa'yo, ang physical appearance mo ay hindi na importante. Hindi mo na kailangan magpa-impress pa sa kanya. Okay? Kasi mahal ka na niya eh. Na-appreciate ka na niya, nakikita na niya yung worth mo, at mahal ka na niya kung sino ka. That's number one. So, yung physical appearance mo, it doesn't matter na. At number two, yung urge ba na pag-brag or alam mong Tagalog ng bragging, yung, ito yung girlfriend ko, lalala, ganyan. So, sa una, sa first part ng relationship, ang kadalasan sa mga couples ay nagpo-post sila sa social media na, this is my boyfriend, love na love ako, or it is my girlfriend niya, mga ganyan-ganyan, di ba? But, alam mo ba, habang tumatagal at nagiging seryoso ang lalaki, okay, nababawasan yan. Hindi ibig sabihin na nababawasan ang pagmamahal niya sa iyo. Hindi. Kasi nakikita niya na ikaw ay wala kang you're a gift. Priceless. Kumbaga, hindi ka mabibili. Hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Priceless nga, ano ba sa Tagalog niyan? Yung nakita niya kasi yung halaga niya eh. Halaga mo bilang minamahal niya. So, di na niya kailangan pang ipangalandakan o ipagmayabang, kumbaga. Kasi mas gusto niya yung nagiging seryoso na. At the more kasi minsan na nagkakaroon ng mga pinopost-post, na-attract pa yung ibang mga tao. At nagkakaroon pa ng third party, mga ganon, pinoprotektahan na niya yung sa inyo. Hindi ibig sabihin na hindi ka na niya mahal. Kasi dati, pinupost-post ka pa niya, di ba ganon? Hindi. So, nagiging seryoso lang talaga siya sa iyo. At pangatlo, mas nagiging komportable na siya kapag kasama ka niya. So, yung may mga habits siya na hindi niya dati magawa dahil nahihiya sa iyo kasi baka hindi mo magustuhan. Pero dahil sa komportable na siya sa iyo, yung mga bagay-bagay na hindi niya iniisip na sa tingin niya ay makakapangit sa image niya. Like ito, ang nakakatawang sample. Yung kapag daw ang isang lalaki or kasintahan mo ay narinig po ng umutot, komportable na yan sa'yo. At ibig sabihin ay talagang kinukonsider ka na niya as someone na very special na and someone na serious ka na. Kasi imagine na yung utot marinig mo. Naman na lang kapag nagliligawan pa lang ay pinipigil-pigilan ang puwet na yan para hindi sumingaw kasi baka ma-turn off. Pero kapag ganyan ay komportable na siya sa iyo. Yan. Isa yan sa mga signs. Pang-apat, nag-compromise na siya. Ibig sabihin, halimbawa, may mga bagay siyang gustong gawin.
Okay? Pero nakita niyang ikaw naman ay may dapat din gawin. Mas inuuna niya yung kapakanan mo. Kasi nagkukompromise siya. Okay lang sa akin. Ito na lang muna sa akin. Inuuna ka niya. Pinaprioritize ka niya. Hindi na niya iniisip muna ang sarili niya. Wala na yung, hindi na siya makasarili. So, isa pa yan sa mga signs. Okay? And last na lang. Nagiging mas interesado siya sa mga bagay-bagay na mayroon ka. Alam mo ba, yung mga interest mo sa buhay, mas nagkakaroon siya ng interest na mas malaman, mag-dig deeper ba, kumbaga, mas maintindihan ka niya, mas makilala ka niya. Alam mo ba, dati-rati, ayaw na ayaw niya yung samahan kang mag-shopping kasi naghihintay lang siya. Kumbaga, nabuboro ang malalaki. Naiinip yan kapag sumasama sa mga shopping ng mga babae. Pero itong lalaking ito, dahil yun nga, nagkakaroon na siya ng mas interest sa'yo, sasamahan ka pa. Kasi gusto niyang malaman, ano ba itong favorite color nito? Ano ba ang size nito? Diba? Ano ba yung favorite niyang design? Mga ganyan. Kasi hinahanapan, gusto niya matuto. Kasi malay mo, someday, may gusto niyang surprisahin ka, biling ka ng ganyan. Mga ganon. Kumbaga, tinitingnan niya yon as paraan para mas magkaroon siya ng knowledge about you. Kasi kapag alam niya ang tungkol sa iyo, mas alam niya kung paano niya i-handle ang sa inyo. So, yun ang mga signs na ang lalaki ay talagang nagiging seryoso na sa inyong dalawa. Alright? So, yun. So, napasadahan natin yung promise ko. Pasensya na kung napahaba tayo ha, at napahuli yung tip na yun. Okay, again, yung mga sumama ngayon at nanood, thank you so much. Sobrang love you. And love ko kayong lahat. And sabi dito, good morning na po, John D. Geron. Thank you so much po sa mga payo mo. Take care always. More power and God bless. Kasi dito sa Lebanon, 8:15 p.m. pa lang. Oo nga, 8:15 p.m. So kaparehas lang pala halos ng sa Kuwait, no? Ang oras nyo dyan. Okay, good night and thanks to sabi ni Francia and the rest, si Myrna, good night and God bless. Thanks again. Good night talaga. And like kong sinasabi, this is Sugot Radio. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. Alam niyo na message niyan, why you always have to, you know, keep the fire burning and you always have to believe in love. Kasi God is love. And you have to keep the flame burning. Yung relationship mo kay God ay lagi mong palakasin. That's the reason why. Yan ang tagline natin. Alright? Thank you so much. Gotta go. Konting seconds na lang and we have to go. Okay? Thank you. Meron pa ba? Ayan. God bless you. God bless everyone. Don't forget to pray before you sleep. 1, 2, 4, 5. Love you. 2. Okay. Aba, ang dami ah. Lahat. Congratulations. Sisay. Good night, Teacher Ron. Tapos na akong gumawa ng ice candy. Yes! Sana maubos ang ice candy ni Sisay bukas. I'm sure masarap yan. Thanks a lot. Alright. Gotta go. Good night. Love you. And sobra talaga ako nasasayahan dito. Parang kung pwede nga lang gabi-gabi, ano? Sana laging malakas yung internet connection natin. Okay. So, till next time. Please share. And share nyo na rin yung About Hugot Radio sa mga taong mas matutulungan ito. Okay? Because sharing is caring. And it's also showing love to your loved ones or to your friends. Good night.